My name is Nell Sembrano. So baka yung iba sa inyo first time na mapapakinggan yung video na to, yung iba sa inyo sa Facebook nyo siya napapanood or sa YouTube. So kung first time nyo ako na mapapakinggan, yan, nagpapakilala ako sa inyo. Nell Sembrano, I'm an online entrepreneur and at the same time a financial educator, pero more on focus ako, nagtuturo more on through online. Yan. So para at least lahat nang pwedeng makapanood, 'di ba, kung nasa iba't ibang bansa sila, so magagawa nila. Ayan. So ang topic natin this afternoon, ang gusto kong pag-usapan natin yung lahat, yung goal nating lahat, 'di ba, yung to achieve freedom, 'yun, or tinatawag natin na financial freedom. Ayan. So kung siguro magbibigay ako ng regalo sa inyo ngayong Christmas, siguro ang mabibigay ko sa inyo or gusto kong ibigay sa inyo is yung gift of freedom. Diba? Kasi akala nila, when we talk about financial literacy or pag-iipon, pag-iinvest, akala nila ang iniisip ng karamihan is puro pera. Akala nila ganun lang. So, about money. Pero, ang talagang dahilan kung bakit tayo nag-iipon, kung bakit tayo nag-aral, kung bakit tayo bakit natin ginagawa yun, diba? Because we want freedom. Diba? We want financial freedom. So it's not just about the money, it's about the freedom na mabibigay sa atin kapag nag-ipon tayo or nag-invest tayo, 'di ba? Kasi lahat naman ng problema, parang 90% of our problem daw is can be fixed with money. Aminado naman tayo doon, 'di ba? Halos lahat ng problema ng bawat Pilipino, financial talaga siya. Lahat ng yung cause ng paghiwalay, yan, so lahat ng pag-aaway, majority of that is about money, yan, pero yun nga, pero sabi nga, money cannot make us happy, pero lack of money can certainly make us miserable, diba? So, may iba kasi ang pag pinag-uusapan yung pera, akala nila talagang pera-pera lang, diba? So, money is not the root of evil, diba? Love of money. Pero, yung money, ang pagkakaroon ng money, hindi yan magbibigay sa atin ng happiness. Pero, yung lack of money, pwedeng maging ang buhay natin maging miserable kung wala tayo nun. So, and to get yung freedom na gusto natin, to get yung, syempre, financial freedom and time freedom at the same time, we have to buy it. So, paano natin mabibili yung freedom na yon? So, kailangan natin magkaroon ng pera, di ba? So, kailangan talaga natin mag-prepare, mag-invest, mag-ipon. Actually, yung topic ko ngayon, it's a formula to achieve financial freedom. So, financial literacy given na yan. Lahat, pwede kayong magkaroon ng access ng financial literacy online, pwede kayong mag-attend ng seminar, pwede kayong bumili ng mga libro, pwede kayong bumili ng mga online courses, matututunan mo yan actually. Diba? Kahit wala kang mentor, pero syempre, mas mapapabilis yan kung merong magko-coach sa'yo. So, yun yung formula, financial literacy, pero useless ang financial literacy or yung concept, yung prinsipyo, mga principles about paano ka mag-invest, paano ka mag-ipon, kung wala ka, yung second na ano, na dapat meron ka is yung action. Diba? So, yung financial literacy, anuhan mo yan, samahan mo yan ng action, you will get yung result natin na ma-achieve natin yung financial freedom. Pero, pag-usapan muna natin sa ngayon, bakit ba kailangan natin ma-achieve yung financial freedom? Diba? Kasi, it's not just about money nga eh, it's about yung freedom. So, minsan, iniisip natin, life is unfair. Diba? Parang ang dami ng problema, sobrang dami financial and everything na naka-attach doon, pero yung opportunity parang konti lang yung pumapasok, yung income, 'di ba, parang kaunti or parang hindi mo na attract yung mga opportunity na gusto mo, 'di ba? So kaya nasasabi natin na life is unfair. Kasi nag-focus tayo masyado dun sa negative or sa problem. So, ang totoo kasi, you don't get in life what you wish for. So, hindi pwede kasing nangangarap ka lang talaga na ma-achieve yung financial freedom or yung freedom na gusto natin. You get in life what you go for. So, you have to choose talaga kung ano yung
gusto mo. So, people choose their lives, yung buhay na meron tayo. Hindi ako naniniwala na aksidente yan, na meron kayong ganyan. So, you choose that. Hindi mo lang siguro napapansin, pero siguro yung mga naging decision mo in the past, kaya ganyan yung sitwasyon because you choose it. So, people choose their action. Lahat ng action na ginagawa natin towards our goal or sa dreams natin, pinipili natin yun. So, talagang tayo yung may gawa nun. So, people choose their outcome, yung result, yung kung result na ginawa natin na decision, tayo rin yung may gawa nun, di ba? So, and life is a cause set in motion. So, ibig sabihin, talagang everything na nagagawin mo, every action na gagawin mo, may katumbas talaga yan na result. So, just be careful talaga dun sa mga action na gagawin mo. And life is not over until you quit. So, as long as marami kasi ako nakakausap na sinasabi nila na 40 or 50 years old na nila nalaman ang kung paano right way ng pag-invest, pag-ipon. Pero you should never stop kasi kahit nalaman nyo siya ng ganyang age or medyo sa tingin nyo late nyo na siyang na-discover or nalaman yung tinuturo ng mga community or company ng nagtuturo about financial literacy. So, dapat hindi kayo mag-stop doon. Yun nga lang. Kasi, kailangan mong i-accept na kaya mo na kita yun kasi before, yung mga past mo na mga action is mga mali, diba? So, may reason din kung bakit mo siya nalaman ng ganung date na, diba? So, syempre, ang titingnan mo na lang parate yung positive side. Huwag kang mag-focus dun sa negative side na puro problem. Kaya, hindi nakakapag-take ng action yung mga tao na ganun. Kasi parati nilang iniisip, ang hirap, di ba? Parang late ko nang nalaman, parang paano pa ako magkakaroon ng source of income? Nandito ako sa ibang bansa, ilang oras yung trabaho ko. Di ba? Parang nagpo-focus ka masyado sa problema. Pero kung tatanggalin mo yun, mag-focus ka na lang dun sa paano ko to gagawin, iisip ka talaga ng solusyon para ma-achieve mo yung freedom na gusto mo. So, achieving financial freedom daw is a matter of deciding to be rich and acting. So, hindi siya basta lang mangangarap ka. Kasunod nun talaga is dapat mag-take ka ng action. So, by deciding to get it and then doing something about it, alam nyo, mararamdaman nyo kapag yung isang bagay is para sa inyo din. Kasi kapag meron kayong, kunwari, meron kayong nakilala na isang mentor about nagtuturo siya ng financial literacy. So, kapag alam mo na siya, yung tao na yun, makakatulong sa'yo, gagawa ka ng action . So, without resistance. So, gagawa ka talaga nun. So, ang financial freedom, hindi lang siya basta ka lang nakatingin, parang natutuwa ka sa mga tao na nakaka-achieve nun. So, hindi lang basta ganun yun. So, dapat nagtitake ka talaga ng nagtitake ka talaga ng action. Kasi yung, iba kasi yung wanting and being. Kung napapansin nyo, may isa akong pinost din one time na hindi ko pa na-achieve yung mga goal ko sa buhay. Hindi ko pa na-achieve yung financial freedom. Pero bakit, or time freedom na tinatawag. Pero bakit, isa dun sa sinabi ko na parang ginagawa ko na siya as if meron na ako noon. Kasi, kung naniniwala kayo sa law of attraction, so yun yung fina-follow ko. So, kapag ikaw, finil mo na meron ka na noon, pero kailangan tanggalin mo rin kasi yung mga negative block . So, kung meron kang negative block about dun sa pagiging mayaman, sa pagkakaroon ng financial freedom, sa pagkakaroon ng time freedom, mabablock pa rin siya. So, you have to remove that. Tapos, kapag natanggal mo na yon, talagang gusto mo talagang ma-achieve to, so, you have to feel like you already have it. Hindi, para ma-attract mo din yung mga tao, yung mga wisdom, yung mga ideas na kakailanganin mo para ma-achieve mo yun. Diba? Yung goal mo na yun, kung ano man yan. So, dito, pinag-usapan natin financial freedom. So, one thing, start ka with one thing . May different stage tayo ng buhay natin na una, dumaan din ako dun. So, parang I want to be successful, ganyan. Pero hanggang sa nag-elevate na siya, na parang hindi naman siya about money lang talaga . It's about yung matanggal yung worry mo, matanggal yung problema mo, tapos yung freedom, magawa mo lahat nung
nung gusto mong gawin. Like yung sinabi ko nga dun sa post ko na kahit hindi ko pa na-achieve yung goal ko na yon, hindi ko pa na-achieve yung amount na gusto ko na ganun, ginagawa ko na ngayon yung feeling na meron ng ganun. Diba? So, kahit na, syempre sabihin nyo, eh, ikaw kasi, ano ka, single ka, ikaw kasi, eh, ano ka, wala ka namang sinusuportahan, or hindi ganun kalaki yung sinusuport mo. Alam nyo po, sabi ko nga kanina, we choose yung buhay na gusto natin, and ito yung chinus ko, diba? So, kayo, kaya nyo rin yan. So, meron lang kayo sigurong kailangan tanggalin bakit nga ganun pa rin yung na-attract nyo sa buhay nyo. Diba? Yan. So, kasi yung iba, pwedeng magtaas ng kamay kapag narinig nila yung sinabi ko. Pero, yun nga eh, lahat ng bagay na meron tayo, pinili natin yan. And, wag tayo mag-blame ng ibang tao kung bakit ganun yung sitwasyon natin. Yan. So, being rich, dun ko na-realize, so, nag-elevate nga yung ano ko, yung parang, pagtingin ko about sa mga goals, sa pagiging successful, parang it's not just about money talaga. It's not ultimately about money. Ito yung feeling daw, ito, sinulat ko siya. Yung feeling ng freedom that comes from knowing what you are doing something about your worries and fears, diba? Kasi pag na-achieve mo na yung financial freedom, syempre hindi ka na mag-aalala, hindi ka na matatakot na kapag merong nagkaroon ka ng mga emergency, meron kang talagang available money, diba? Available na money na magagamit mo, diba yun? So that you are in control of your destiny, hindi lang siya talaga about money. It's how you control your future, how you control your destiny, and not at the mercy of forces beyond your control. So, ibig sabihin, hindi mo ipapasa yung control sa ibang tao. Yun yung nagagawa ng kapag meron kang financial freedom. Pangalawa, it's not ultimately about money, it's just about the satisfaction that comes with buying back your life from living paycheck to paycheck. Buying back your life. Kasi hindi siya, ibig sabihin nun, masyado kasing nakatuon yung tao dun sa, sige, trabaho ka ng trabaho para kumita ako ng kumita. Pero nawawala na yung living the life na gusto nila. Diba yun? So, when you reach that financial freedom, parang binili mo yung buhay na hindi mo na-experience before. And, it's not ultimately about money, it's about having the security and independence to focus on living more instead of just having more. Sabi ko nga kanina, di ba, parang pinifeel mo na talaga, niraramdam mo na ano-ano ba yung mga gusto mo kapag may financial freedom ka. Syempre, nakaka-travel ka, more time with your family, tapos nagagawa mo yung mga gusto mo, tapos yung passion mo, nagagawa mo din when you have financial freedom, nabibili mo lahat ng kung ano man yung gusto mo. Yun. Kasi akala natin, yung financial freedom, yun yung magtitipid ka, yung sobrang tipid na tipid, yung sobrang hindi ka na talaga, hindi mo na ini-enjoy. So, nag-change din yung mindset ko pagdating doon. Kasi, kaya mo nga din talaga yun, ginol yung financial freedom, nag-ipon ka, nag-invest ka. Kasi gusto mo rin, syempre, magawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa before. Yun. So, what's missing? Yun, sabi ko nga kanina sa mga sinabi ko din. So, what's missing in most people daw sa buhay nila today, it's not things, hindi yung mga bagay, not money or stuff, but a life, diba? So, isa sa para ma-enjoy mo yung life, kailangan mo syempre ng money para pang-spend mo, diba? Pang-spend mo to enjoy life. So, and I'm sure naman, most of you, di ba, alam nyo naman how to spend your money the right way. Yan. So, financial freedom is not about learning only. It's about learning and doing. Yan. So, all I can do sa mga nagiging mentor nyo or nagiging coach nyo, ang matuturo lang talaga sa inyo is yung financial literacy. Pero ang action, nasa sa inyo yan. So, ikaw pa rin yung gagawa yan. You're the one who must take an action. And the result of it is you will reach your financial freedom. Pero, yun nga, parating nating isipin yung psychology behind that, yung concept ng freedom, para hindi tayo ma-block dun sa goal natin. Kaya
Pansin nyo, kaya kahit na sobrang hard work kayo, hardworking kayo, sobrang nakafocus kayo dun sa goal nyo, hindi nyo pa rin ma-achieve yung ano eh, yung result na gusto nyo. Bakit? Masyado kayong nakafocus dun sa ano, dun mismo sa kung paano mo siya gagawin. Hindi ka nakafocus dun sa pinaka result niya or pinaka outcome niya. And kapag ginawa niyo 'yon, everything will follow, na lahat ng tao na kakailanganin niyo, lahat ng ideas na makakailanganin niyo sa mga gusto niyong gawin, lahat ng wisdom, lahat ng information ipo-provide sa inyo. Kasi ganun ako before eh, masyado ako nakafocus sa ano, sa mas yung sobrang hardworking, yung parang hanggang anong oras na nagtatrabaho ka, tapos nakafocus ka lang doon, minsan hindi mo na na-enjoy yung ano, yung buhay mo. So parang ang nangyayari tuloy, parang sa money ka lang nakafocus, ba, diba? So i-enjoy mo siya, and then the universe will give you all the information na kakailanganin mo to achieve yung financial freedom. Yan. So, medyo hindi to technical yung shinere ko sa inyo. It's about ano siya? It's about self talaga development. Kasi ang ano eh, kasi ang financial freedom hindi lang talaga siya ano eh, tungkol sa kaperahan eh. Hindi lang siya ganun. So, maraming composition para ma-achieve mo siya. So, sabi ko nga parati din na minsan kaya hindi pa siguro binibigay sa iyo yung exact talaga na solution para ma-achieve mo yung financial freedom. Baka mamaya hindi ka pa ready doon. So kailangan mo pang i-polish yung kung ano man yung mindset mo sa ngayon, kung ano yung attitude na meron ka sa ngayon. And yung financial literacy, given na yan, bibigay sa iyo yan, marami kang access para diyan. And yung action, yan, ikaw yung gagawa niyan, ikaw yung magte-take action, and kasama niyan yung mindset tsaka yung ano, yung attitude mo towards dun sa goal mo na financial freedom. Yan. So yun lang. So marami ba kayong natutunan? Ayan. So hello Miss Tess, yan, watching from Israel, yan, tapos buhay IMG, you're welcome. Correct po, Miss Nell, tayo gumagawa ng kapalaran natin, yan, so si Miss Lerma, and si Red, yon. Hello, 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 ayan, so kanina ang dami pumasok ka, more than 10, tapos ngayon 4 na lang yung natira. Ayan, so, yun lang naman yung gusto kong ituro ngayon, this afternoon, and mamaya abangan nyo rin ako. Kung may time din kayo, join kayo ng ano, live ko rin ng alas 8. Kasi supposed to be kahapon tong topic na to. And ngayon, yung ano, how to write a blog or a post, diba? Para ma-promote yung business na meron kayo. Ayan. So, marami ba kayo natutunan? May mga nakuha ba kayo sa akin na tips this afternoon? Ayan. Ayan, sige. You're welcome, Miss Elizabeth. Lagi kang present dyan. Yan. Actually, yung pinag-usapan ko ngayon, yung psychological, ano eh, psychological side ng, ano, ng pagkakaroon ng financial freedom. So, yun. Kasi given na lahat eh. Given na lahat ng, ano, ng information, given na lahat ng tools, so, ano lang, yung mind setting lang about dun. Yung mindset natin or kung paano natin siya titingnan. Ayan, so kung wala naman kayong question at okay naman na. Ayan, so let's just end this live broadcast. And kung hindi nyo pa nilalike yung page na to, pakilike na lang yung FB page na to. Tapos kung may time kayo, iwan kayo ng review para, yan, so para malaman din ng iba kung ano yung mga natututunan nyo from this page. Ayan. So, kung gusto nyong matuto about financial planning, so, pwede nyong i-click yung link na nakalagay dyan sa video. Ayan. Or just comment below kung gusto nyong malaman pa. So, kung sa YouTube mo ito napapanood, ganun din, may link dyan sa taas. And kung hindi mo siya makita, mag-comment ka lang. And then, bigyan kita ng link. So, that's all. Sige, bye-bye na. So, yan. So, you're welcome doon. Okay, bye-bye.